baka mo, ha? Huwag ka uli magbibiro ng ganyan, ha? Tandaan mo, ha? Huwag mo ulitin yan. Mamaya kung akong... Magbibiro lang po, eh. Magbibiro? Ano naman ginawa ko? Magalit na galit na naman si Mama. Wala, nagbibiro lang ako, eh. Nagalit, eh. Anong klaseng biro? Wala, nagpapatayan lang ako. Sama talaga ng ugali mo. Wala ka nang pakialam, palibasa. Wala kang kakampi dito. Di baling wala. Hindi ko naman kailangan eh. Kung may sakit ako sa puso, namatay na ako kanina. Eh mama, nagbibiro lang naman ako ah. Tsaka ketchup lang naman yung dugo eh. Di ko pa nga masyadong nagandahan eh. Nagbibiro lang naman pala anak mo eh. Kaya na pa niya ina-explain. Ano na pagalita? Sina boy? Tulog ka na. Sina! Anong ginawa mo? Hiningi natin na explanation niya, binigay niya. Tapos. Hindi mo siya pinagalitan. Bakit mo naman pagkagalitan? Narinig mo naman sinabi niya, di ba nagbibiro lang yung bata? Hindi ba dapat magalit ka? Sylvia, it was just a joke. Pinupoint out ko nga sa'yo, oo nga, it's just a joke. Pero kung may sakit ako sa puso at namatay ako kanina, di ako ngayon na nakabulagta dyan. Alam naman siguro ng anak mo na wala kang sakit sa puso. Unang. Pangalawa, pabayaan mo na. 10 taon pa lang yung anak mo, Sylvia. Ano ka ba? Paano yung connection ng 10 taon yung bata? Eh, pero yung kanyang edad, talagang mga pilyo. Talagang mga malokong mga bata pag nasa ganyang edad. Eh ako, nung bata ako, mas grabe pa yung mga ginagawa ko eh. Si Louie hindi dumaan sa ganyan. Teka. May sasali si Louie dito dahil si Louie tsaka si Boise, magkaiba sila. Paano matututo yung anak mo kung meron nang ang kasalanan, kinakampihan mo? Paano mo siya didisiplinahin? Sa ibang paraan. In another way. Lika nga! Matanda na ako, hindi ko na kayang mabulabol. Huwag mo na akong pahabulin. Basta lola, habulin mo ako! Ay nako, itong bata ito. Tikis ang ulo mo. Lola, abulin mo ko! Oo. Uy, ice cream! Sige. Lola Maya, bili tayo! Saan? Ay, no. Lola! Pabili nga ng ice cream? Eh, wala na. Ubus na eh. Eh, Lola, wala na daw eh. Oh, eh, wala na pala eh. Halika na, pasok mo tayo.
Bagong taon, bagong buhay. Mahalaga sa buhay ang pagbibigay linaw sa katotohanan. Tulad ng kaso natin ngayong hapon, importante ba sa pagpapatunay ng isang krimen at pagkilala sa kriminal ang dami ng nakasaksi? Ang pruweba ba ay nadadaan sa bilang ng testigo o sa bigat ng testimonya? At mas mabigat ba ang testimonya ng isang may edad kaysa sa isang bata lamang? Panoorin po natin. Ay nako, yan talagang si Boise. Napakasutil. Tama ba yung ginawa niya sa skateboard ni Louie? Paano ko naman nakasigurong si Boyce yung gumawa nun? Eh, siya lang naman kasi ang gumamit nun. Sylvia, kung magbintang ng ganyan. Unang-una yung skateboard na yan, luma na yan. For all you know, maluwag na talaga yung gulong. Buti na nga lang, hindi si Boyce yung na-disgrasya eh. Ano ibig mo sabihin? Porque si Louie yung na-disgrasya, okay lang. Yan ang hirap sa'yo eh. Meron kang tinitingnan, meron kang tinititigan. Well, ano gusto mong gawin ko? Si Louie ang titigan ko. Mali naman yata eh, hindi ka naman anak yan. Hey. Sorry. Alam ko namang hindi mo anak si Louie. Hindi ko namang pinagpipilitan yun sa'yo, ah. Huwag naman sana ganyan. Alam mo, sabi mo sa akin nun, nangako ka sa akin, na ituturing mo parang tunay mong anak si Louie. Ano na nangyari sa pangako mo? Sabi ko na nga ba? Darating itong araw na susumbat mo yan sa akin. I'm sorry. Alam mo, matagal nang nararamdaman ni Louie na may paborito ka. Alam naman niyang hindi ka na tunay na ama eh. Pero huwag mo naman sanang ipamukha yun sa bata. Hindi na kasalanan yun. Pagsabihan mo kasi ang anak mo. Eh kung mabait ba siya kay Boyce, eh di wala tayong problema. Maayos tayong lahat. Dapat alam natin kung saan tayo lulugar. Ako bilang padre de pamilya, ikaw ang bilang ina. Si Boyce bilang anak natin. Louie. Bilang anak din natin. Pero muna. Skateboard pa kasi ikaw eh. Kaya yan, nagmamadali ka. Eh, hinihintay ko yung tawag doon ka-classmate kong si Glenn. May itatanong ako tungkol doon sa mga assignment namin. Sana tinanong mo na rin ang sagot para hindi ka na mahirapan. Psst! Louie, ano ba kayong dalawa, ha? Louie, ano naman bang pinaproblema mo dyan? Eh, kasi po ginagamit ko yung lapis, kinukuha po niya eh. Kaya mo madistorbo, doon ka sa kwarto. Ha? Eh, kita mong may ginagawa rin yung kapatid mo eh. Ang gusto mo, lumipat ka doon sa kwarto. Nagtatabog ka mo ba ako? Ha?
Ha? Hindi. Shh, makinig sa akin. Hoy. Kung gusto mo ikaw ang masunod sa bahay na to, ikaw ang magtrabaho, ha? Otherwise, susundin mo ako, ha? Ang bata-bata mo pa, nagre-rebelde ka na sa akin, ha? Ha? Sige na, mag ka na! May kailangan ba kayo, boss? Balot! 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 Mama! Balot! Kasi si Papa eh, lagi niya lang hinakapihan si Boise. Alam ko naman kahit natama ako, ako pa rin na lumalabas na mali. Kasi hindi niya ako tunay na anak. Tama na, anak. Huwag ka nang umiyak. Mas matanda ka kasi kay Boise, kaya dapat ikaw magpapasiyan siya. Ma, nasa naman yung tunay kong tatay? Bakit niya ba tayo iniwan? Hindi, sana wala na yung boyseng yan sa buhay ko. Huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Louie, huwag ganyan. Kapatid mo si Boise. Kaya lang, kailangan natin parehong tanggapin na ito lang buhay natin. Problema lang yan. Kaya yan lutasin. Bigyan ng Diyos sa atin. Pero, Ma, kailan hanggang kailan ba ako magtitiis? Kailan ko ba magpapakita kay Papa na pwede rin ako maging isang mabuting anak? Darating din yun, anak. Huwag kang mag-alala kasi parati naman natin dito si Mama sa tabi mo. Salamat, Ma. Lagi ka na dyan sa tabi ko para makinig sa akin. Lumabas si Boise, akala ko mawawala ka na rin. Tama na yan. Tingnan mo, pati tuloy ako umiyak ko. Tama na yan, ha? O, sige, mag-aaral ka na. Huwag ka masyado magpupuyan. Papa. Sobra ka na, Bobby. Hindi ka na na-out.
Boysie na ang nasaktan. Kinakampihan mo pa rin yung anak mo. Ano ka ba naman? Alam mo, ikaw ang namamaburito dito, hindi ako eh. Napakakitid ng utak mo! Wala akong paborito sa mga anak natin. Lahat sila importante sa akin! Sylvia, pwede ba huwag mo muna akong dramahan? Ang dami ko ng problema sa opisina. Pati ba naman dito sasabayan mo ko? Meron na akong kliyenteng nagwawala. Pati ba naman dito sa bahay pag-uwi ko may nagwawala pa rin? Yan naman parati eh! Puro na lang sa trabaho! Wala nang importante sa'yo kundi puro trabaho mo! Pues, kung hindi mo kayang panindigan lahat ng mga pangako mo sa akin, thank you na lang. Mabuti pa siguro umalis na lang kami ng mga anak ko. At bakit kaya alis? Ha? Anong pinagmamalaki mo sa akin? Na kaya mong gawin sa akin yung ginawa sa'yo ng unang mong lalaki? Huwag mo akong tatakutin. At kung gusto mong umalis, Sylvia, hindi mo isasama ang anak ko. Hindi mo isasama si Boysie. Kung gusto mo, kaya ng anak mo magsama. Wala naman sa akin yan eh. Ayos na yan. Balik ako sa buhay binata. Hindi yung kung sino-sinong bata ang pinapakain ko dito sa pamamahay ko! Opo. Mama? Mama, miss po na namin ikaw eh. Gusto mo sabihin ko kay Papa? Ha? I-miss na miss ka na niya eh. Mama? Hindi sinasabi ni Papa. Pero alam ko po, mahal na mahal ka niya. Uwi ka na, Ma. Thank you. Boysie. Manang, bakit gising pa yung bata? Ha? Bakit nandito ka pa? Ba't di ka pa natutulog, ha? Hindi pa po kasi ako kumakain, eh. Hindi ka pa kumakain? Bakit hindi ka pa kumakain? Kasi po hindi ako makakain kapag walang kasabay. Kaya dito. Sino yung kausap niya? Si Mama po. Si Mama. Gusto niyong kausap, eh. Yaya. Sana naman ho, pagdating sa mga ganyang bagay, hindi na ho kayo nakikialam. Hindi naman ho ako nakikialam eh. Eh, kagaya ho niyan. Inuuna niyo ho yung telepono niyan eh. Hindi pa ho kumakain tong bata. Pati ho yung pagkain, kinakalimutan niyo ho. Okay, sige lang ho. Punta na ho kayo sa kusina eh. Paghahain niyo na ho tong bata para makatulog na to. Papa, lasing po ba kayo? Diba paglasing isang tao, may problema? Boysie, hindi naman lahat ng tao umiinom eh, ibig sabihin may problema. Minsan, umiinom din ng tao pag masaya. Kayo po, Papa. Masaya po ba kayo o may problema kayo? Papa, nagugutom na po ako. Kaya na tayo. Ito na tayo doon, ha? Maraming makatulog ka na. Ha? Ha? Ma, bakit ko umiiyak? Naiyumis ko kasi ang papa mo, eh. Naiyumis ko rin si Boysie. Ako rin naman, Ma, eh. Kailan ba tayo uuwi? Hindi ko alam. Pero malapit na yun. Naghihintay lang ako ng tiyempo. Ma, huwag ka na umiyak. Kasi ako naiiyak eh. Pareho ni Boysie. Mahirap lang kasi talaga ang sitwasyon ko eh.
nahihirapan sa atin eh. Ma, ako rin naman nahihirapan eh. Pero okay lang kahit na ayaw sa akin ni Papa Bobby. Basta masaya ka. Kasi mahal na mahal kita eh. Dyan? Papa, sunduin na na po sila, Mama. Kailangan natin siya dito eh. Namimiss ko na siya eh. Tsaka namimiss ko na rin si Kuya Louie. Kayo po, namimiss nyo rin ba sila? Pa? Namimiss nyo rin ba sila? Oo naman, anak. Siyempre. Eh di, sunduin mo na sila. Ligpit mo na yan. Pasok na tayo sa loob, kumain na tayo, ha? Tara na, sunod ka. Kaya na tayo. Come on. Pwede ba? Alagaan mo naman. Ang laruan hindi tumatagal sa'yo. Bleh, hindi pala niya kakampi! Louie, huwag ganyan, ha? Pag-away kayo ng away, kukunin ko yung mga laruan niyo. Wala kang paglalaruan. Sige na. Shake hands na. Shake hands na. Bilis. Shake hands na. Shake hands na. Wala nang away, ha? Pag nakarinig ako ng away, kukunin ko talaga yan. Yaya Marta naman, bakit ko ba? May nangyari ba? Ang tagal-tagal nyo na nagsisilbi sa amin, ngayon pa ba kayo aalis? Matagal ko na rin binalak ito at kaya matagal ko na rin kayong iniintay. Nangyari po eh.
si Sir Bobby ho, nag-iba na siya ng ugali. Hindi na siya yung mabing alaga ako nung araw. Kaya uuwi na lang ho at magpapahinga na ako. Baka naman ho, pwede niyo pa siyang pagpasensyahan. Kung gusto niyo, kakausapin ko si Bobby. Huwag na eh, ha? Talagang gusto ko na magpahinga. Hindi ko na kaya. Uuwi na lang sa amin. Pusin ko lang to. Malapit na eh. Oh, saan ka na naman pupunta? Gabing-gabi na. Doon dito lang. Ka na lang. Doon lang ako. Dito ka na lang. Maya, mag-away na naman kayo. Na namin ng buong bahay, wala kami makita yung pizza, sir. Tignan na lang ninyo kung nararapat, okay? Yes, sir. Kailangan po ninyong sumama sa presinto para mag-file ng kaukulang reklamo. Sige.
na natin pumunta sa presinto. Magpa-file tayo ng reklamo. Sige. Sandali lang. Kukunin ko lang ang mga bata. Sige. Ay, wala ka man lang ba kayong mabas? Kahit isa man lang daw sa lima, hindi mo maibigay ang description. Wala ko akong nakilala. Kahit isa sa kanila eh. Lahat sila nasa likuran ko eh. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataong lumingon. Paano yan? Wala tayong malinaw na suspect. Kayo ho, Mrs. Wala rin ako natatandaan eh. Hindi ko alam kasi bigla ko nalang naramdaman na may tumutok sa akin ng barel sa likod. Tapos bigla na lang kaming kinaladkad. Dali-dali nila kaming kinaladkad. Paakyat, kinulong sa kwarto. Hindi ko na matanda. Nung una ko lang naisip, huwag nilang saktan yung mga anak ko at ang asawa ko. Bobby, baka balikan nila tayo, Bobby. Salamat. Sige. Sino daw yun? Polis. Hanap na rin isa sa mga suspects. Natatakot ho kami. Ayoko na silang makita at ayoko na rin na makita pa nila kami. Baka mamaya biglaan nila ho kami balikan. Natatakot ako para sa pamilya ko, para sa mga anak ko. Ganito na lang, Mrs. Meron kami mga litrato rito. Tignan nyo at baka sakaling may matandaan kayo sa kanila. Ito po. Ano ba kayo? Hindi ba kayo nakakaintindi? Sinabi ko na sa inyo na wala kaming nakita! Mami, ako... natatandaan ko yung mga mukha nila. Ano? Ang sabi ko po, natatandaan ko po yung mga mukha nila. Sige nga, iyo. Tignan mo itong mga litrato. Sigurado kayo? Opo, yan po! Paano ko naman nakasisiguro? Basta po, sigurado ako! Hindi na dapat natin pinagsalita ang anak mo eh. Bakit ba kasi nakikialam pa siya? Eh, tayo nga hindi natin nakilala eh. Si Louie ba, sigurado? Hindi ko alam. Pero pagkatiwalaan naman natin yung bata, alam ko nagdududa ka, pero malay mo, totoo yung sinasabi niya. Takot lang ako, Sylvia. Baka mamaya, nilalagay lang natin lalo sa peligro yung mga taong wala naman talagang kinalaman. Ayokong mapahiya. Bobby, wala ka ba talagang tiwala sa anak ko? Kasi yun yung nararamdaman ko eh. Pati ba naman sa pagkakataon na dapat nagtutulungan tayo, tsaka mo siya pagdududahan. Sylvia, hindi ganun yun eh. Natatakot lang ako. Narinig mo yung sabi ng lalaki. Makakaganti rin daw siya sa akin. Eh baka kung ano lumabas tungkol sa akin. Alam mo, dapat siguro si Louie huwag na lang natin pagsalita. Sylvia, huwag na tayong magsalita. Sino ba ang gustong gumanti sa'yo? Mga tao sa opisina. Ang ibig mo sabihin, maaari ngang may atraso ka. Wala akong atraso. Wala akong atraso. Eh, bakit takot na takot ka? Yung isang tinuro ni Louie, kilala ko yon, si Romeo. Kliyente namin yon. Karoon ng problema. Problema? Mayroon siyang transaction sa opisina. Nawala lahat ng pera niya, hindi namin matrace, hindi ko alam kung ano nangyari. Sa akin niya sinisisi ang lahat. Sabi niya kahit ano rin mangyari, kukurin niya ang parte niya. Ano nga ba nangyari sa pera? Hindi ko alam.
Basta alam ko, Sylvia, wala akong kasalanan. Maraming galamay si Romeo. At sigurado akong makakaganti sa akin yung pagtinuro natin siya sa korte. Lalo akong pag-iinipan ng mga tauhan niya. Louie? Pwede ba tayo mag-usap? Bakit, Ma? Kasi, anak, gusto ko lang malaman kung sigurado ka talaga sa mga mukha nila. Alam ko, ikaw lang ang makakatulong sa atin. Pero kailangan sigurado ka. Ang pinag-uusapan natin dito, anak, buhay ng tao. Kung makukulong siya o hindi, importante sigurado ka. Ma, pati ba naman ikaw, hindi ka na naniniwala sa akin? Akala ko ba naniniwala ka? Bakit ngayon parang hindi ka na naniniwala? Hindi, anak. Naniniwala ako sa'yo. Kaya lang kailangan sigurado tayo. Ma, hindi ko makakalimutan ang mga mukha nila tapos nila kayong sakta ni Papa. Tinandaan kong maigi ang mga mukha nila. Gusto kong maghiganti sa kanila. Gusto kong makulong sila. Lahat tayo yun ang gustong mangyari, anak. Pero kailangan wala kang pagdududa. Kung hindi ka sigurado, huwag na lang natin ituloy. Walang pipilit sa'yo. Ma, please. Ngayon lang ako makakaganti sa'yo. Alam ko lahat ng paghihirap mo nung ipilit mo ako kay Papa Bobby. Alam ko rin na kailangan ko nang ipakita ang importansya ko sa bahay na to. Pag nakulong na lahat ng mga magnanakaw, doon ko lang mararamdaman ang importansya ko sa bahay na to. Anak, importante ka sa akin. Sa'yo, Mama. Pero kay Papa Bobby. Kailan niya kaya ako at pagkakatiwalaan? Kinulong po nila kami sa kwarto. Pinagkukuha nila yung mga alahas. Hindi ko sila mamukaan eh. Sobrang bilis ng pangyayari. Ang gulo eh, ang bilis talaga eh. Hindi ko talaga sila mamukaan. Nanginginig na po ako sa takot eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tandang-tanda ko po ang mga mukha nila at hindi ko po yun makakalimutan. Po akong kasalanan. At lalong hindi ako kasama doon sa mga nagdako sa bahay nila. Wala lang nakakakilala sa akin eh. Maliban sa batang ito. Kung yung magulang nga eh, hindi ako nakilala. Paano niyo paniniwala ng batang ito? Nasisiguro ko po sa inyo, nagsisinungaling ang batang yan. Gumagawa ng istorya. Siyempre, pumapapel. Uy! Gawin ka dito, oh. Tulungan ko kayong ayusin yung Christmas tree. Sana. Sa'yo. Ano mo,
kasi alam ko na masama ako sa'yo. Lagi kitang pinapagalitan. Siguro kasi... Kasi po? Wala akong tiwala. Tignan naman yun, diba? Bakit? Kasi po, hindi niyo ako tunay na anak. You know, I guess, sa buhay ko na bigla-bigla. Pero ngayon, tanggapin ako. Kasi po, hindi niyo ako tunay na anak. Pero gagawin ko po ang lahat. Palapit na sa inyo. sa'kin. Wala! Matulog ka na nga dyan, wala namang mangyayari sa'yo eh. Tingin ka ng tingin sa'kin, wala namang dahilan. Galit ako sa'yo! Oh, akala ko ba wala akong problema? Galit ako sa'yo! Galit na galit ako sa'yo! Eh, wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah! Bakit ganon? Ikaw na lang ang bida, ikaw na lang ang pinapansin! Hindi ko alam yung sinasabi mo! Mula magkaroon ng kaso! Ikaw na lang ang pinapansin! Ako, wala na ako kampi ngayon! Boysy, hindi ganun yun. Kaya nila ako pinakikinggan kasi nagsasabi ako ng totoo. Ako, maniniwala ako sa'yo? Gumagawa ka lang ng kwento para magkakampi ka nila mama at papa. Kaya ako, wala nang kakampi. Kumuawawa ka, galit ako sa'yo! Galit ako sa'yo! Sandali lang, Boysy. Hindi ganun yun. Noon, nung kakampi mo pa sila mama at papa, hindi naman ako nagsiselos ah. Ngayon, hindi ako nagpapa-importante. Gusto ko lang ipadama kay mama at papa na kahit ano gagawin ko. Para sa kanila. Testimonya ng isang bata kahit murang edad ay sapat upang mahatulan ang isang akusado kung ito ay kapani-paniwala. Sa kasong ito,
Ang 12 anyos na si Louie ay nagbigay ng isang malinaw at tapat at mabisang salaysay. Ang ugnay-ugnay na pagkakatanda niya sa insidente ay nagpapahiwatig ng katapatan at katotohanan. Ito'y di pwedeng baliwalain. Sa katunayan, ang testimonya ng mga batang nakaiintindi ng halaga ng pagsumpa ay masasabing mas tama at makatotohanan at walang labis, walang kulang. Hindi maaaring maabswelto si Marcelo dahil lamang 2 sa 3 testigo ay di siya naituro. Sa pagtiyak sa halaga ng ebidensya, ang mga testigo ay tinitimbang, di binibilang. Kaya't si Marcelo ay nahatulang mabilanggo ng 4 na taon hanggang 8 taon. Maaaring mapaglinlangan ang isang batang nagkaroon ng malupit na karanasan. Huwag pagdudahan ang kanilang nasaksihan sapagkat sa mga inosenteng bata na ipakikita at na ipaiintindi ng higit na malinaw at mabisa ang kaibahan ng mali sa tama. Kaya't ang kanilang kapakanan ay lagi mong ipaglaban. Ito po si Attorney Season na bumabati ng isang manigong at masaganang bagong taon sa inyong lahat dyan. Ang kasong inyong nasaksihan ay hango sa dokumento ng korte. Sadyang pinalitan ang mga tunay na pangalan ng mga pangunahing tauhan para sila ay mapangalagaan. Ang tibok ng puso sa tabi para bang tulog ng lani, hiling Pasko'y lagana, mayroong siglang lahat, wala ang kalungkutan, lubos ang thank you.